Nananawagan po ng tulong ang mga residente na isang barangay sa Hemosa, Bataan. Sinalanta na kasi sila ng matinding baha at nanganib pa ngayong bumigay ang isang tulay na nag-uugnay sa barangay at sa iba pang lugar sa probinsya. Mula sa Hermosa, Bataan, may ulat on the spot si John Consulta. John? Iyan kasama ang GMA News, pinasok ng mga rescue team at medical officials ng Hermosa, Bataan ang barangay Pulo. Ayon sa lokal na pamahalaan, Hermosa, pinakamatinding tinamaan ng barangay na ito na hanggang sa ngayon ay nananatiling isolated at nagmistulang isla na sa laki ng baha na pumapaligid sa buong barangay. Gumamit kami ng bangka para malagpasan ang hanggang sa baha na may kasama pang malakas na agos. Pagdating sa barangay, tumambad sa amin ang simbahan ng barangay na umaapaw ng evacuees. Di bababa sa 400 pamilya piya ang nagsisiksikan ngayon matapos maapektuhan ng biglang pagragasa ng baha. Agad nagsagawa ng medical mission ng Health Department ng Hermosa kontra sa sakit na ubo, sipon, malaria at alipunga. Namahagi rin ang gamot para sa mga maaaring tinamaan ng leptospirosis. Nang mapasok namin ang looban ng barangay Pulo, bakas ang matinding tinsala na dulot ng habagat. Mahigit 50 bahay ang na-wash out piya ng baha nang bumigay ang isang bahagi ng Pulo Dike nitong Martes, habang 20 naman ang partially damaged. Isa sa mga naapektuhan ang residenteng aming inabutan habang naghahanap pa ng gamit na pwede pa niyang isalba sa kanyang dumapa ng bahay. Problemado rin ng barangay Pulo sa biglang paglundo at pagbitak ng isang inang Pulo Bridge pasado alas 9 kaninang umaga matapos kainin ng baha ang lupang nagsisilbing pundasyon ng tulay. Sakaling bumigay, tuluyang ma-isolate daw ang barangay Pulo. Kaya panawagan ng mga residente, sana'y maagapan ng DPWH ang pagkasaayos nito bago tuluyang bumigay ang tulay. At yan muna latest mula pa rin dito sa Hermosa, Bataan. Balik sa'yo, Pia. At John, alala ko nabanggit ng Pangulo no, doon sa isang briefing ng NDRRMC. Sabi daw na DPWH, meron silang tinatawag na malamig na asfalto. Kaya kahit hindi pa talagang masasabing dry season, pwede nang mag-umpisa nung pagkukumpuni ng ilang kalsada. Nabanggit ba nila kung kailan mauumpisahan yung pagkumpuni dyan sa lugar na yan? Actually, Pia, sa ngayon, wala pang ganong schedule kung kailan gagawin pag-asayos sa mga kalsada. Dahil marami pa rin dito, Pia, sa may bahagi ng Hermosa, ang palot ng putik, ano? Dahil nga doon sa napakalakas na ragasa ng baha. Ang pinaka-concern ngayon dito, Pia, ay itong ating nakunan ngayong umaga lang. Nung mayroon pa mga tayong mga nakausap ng mga residente roon, narinig nila ng tumunog itong pagbigay, no, paglundo, itong tulay ng barangay Pulo. At makikita ngayon sa mga litrato, Pia, na talagang lumundo na ito. At anumang oras, maaari itong bumigay pag nangyari yun, ay tuluyan ang ma-isolate itong barangay na ito. Kaya panawagan nila sa DPWH, sana raw ay maagapan bago ito bumigay, Pia. Maraming salamat, John Consulta.